Hello? Uji, kamusta na? Ayos lang. Busy ka ba? Ngayon, hindi naman. Invite sana kita mag-coffee. Ano meron? May proposal na ako sa iyong business. Oh. Siguradong kikita ka. Promise, dudublihin natin pera mo. Ay, napapansin mo ba na parang niloloko na tayo? Ng mundong sobrang talino, binubobo na tayo. Pinapaikot na ng pera ang lahat ng tao. Mga networking na ang lakas manggago. Dinadaan tayo sa marketing, napaka-pekape. Hanggat walang napapala, mangungulit gabi-gabi. Papakitaan ka ng coach, hindi naman kanila. Marami nang nabiktima, dyan dinaan ang iba. Yung iba, apa talagang nakasuit in tie pa? Para magmukhang mayaman, para bumigay ka. Sa loob doon ng isang buwan, yung pera mo ay doble na. Walang ganon, walang instant, kaya sorry ka. Tayo kasing mga Pinoy, masyadong mahilig sa easy money. Baka nakakalimot ka, di tayo si Manny. Maigsi lang ang buhay, matuto tayong magsikap. Mag-isip ng maigi para di tayo maghirap. Mga kapatid, kuya, kayo'y makinig. Kuya, kuya, si Kristo ay darating, kuya. Tayo'y magbigay para tayo'y pagpalain, kuya. Ano ba? Pangkain lang po, kuya. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Tayo'y magbago na. Tayo'y magbigay para sa gawain ng Panginoon. Tukang ha, naghanap buhay din ako dito. Paniraki. Napakarami kong tanong sa aking isipan na di masagot pagdamag ko mang titigan. Ang Biblia na tao lamang ang may gawa. Sa dami ng relihiyon, ito'y totoo pa kaya? Sino bang dapat nating paniwalaan sa kanila? Kasi ultimo sila, paniniwala'y magkaiba. Iba't isa lang naman ang dapat na sinasamba. Ba't nagtatalo-talo pa? Yun ay kailangan ba? Tingin ko to'y negosyo na rin ang pari at pastor. Oo, maraming matingo, pero mas maraming impostor. Baka nga yung pinagsisimba, mas papunta pa sa langit. Kasi di tulad yun ang Diyos din namin ginagamit. Nasa simbahan linggo-linggo, pero pangit ang ugali. Sabi nila to'y buhay mo ay pwedeng ibahagi. Para pagtalikod mo, pag-uusapan kanila. Kala mo mga perfecto, husgahan kanila. Yan po ang kwento ng buhay ko. Kayo kung ako sa inyo, wag tayong magpaloko. Matuto tayong mag-isip, wag tayong magpabobo. Magsisimba linggo-linggo, tas piperahan ka. Paano kung nasabi, pag kulang bigay mo, bibilangan ka. Bakit? Tumatanggap na ba ng pera ang Diyos? Obligasyon bang magbigay kahit inakabos? May bayad na pala ngayon ang kanyang serbisyo. Kung kayo ang taga-singel, nasan ang resibo? Tax-free ang simbahan, kaya ang yaman nyo na. Punong-puno na ng apuloy ang laman ng bulsa. Di pwedeng gustong loob, kailangan may porsyento. Kesyo pang patayo raw ng simbahan. Buhay pa tayo pero para na tayong nakalipeng. Sa wakas Panginoon may anak ka na pong nagising. Huwag naman sana natin pagkakitaan ng Diyos. Manampalatayan na lang tayo sa kanyang bagkos. Yan lang naman ang gusto niyang maramdaman mula sa atin. At siya nang bahala sa ating mga suliranin. Mga may kasalanan sa atin, atin nang patawarin. Kung mabuti ang loob mo, ikaw ay pagpapalain. At ang lahat ng narinig mo ay aking opinyon. At alam kong magkakaiba tayo pagdating doon.